Hello, magandang araw sa inyong lahat. Ang topic natin ngayon ay gagawa tayo ng baseline schedule. So ito yung project na gagawin natin. Gagawa tayo ng baseline schedule para sa auxiliary building. So ang unang gagawin natin ay ito, nakalagin na ako. Ang password ko dito ay admin. So ito yung ginawa ko na worksheet. Galing ito sa BOQ. Meron na tayong amount dito. Ito yung rate amount. Ito yung quantity unit. Ito yung ma-activity natin. So ito yung gagawa natin ng schedule baseline. So simulan na natin, mga kaibigan. Una, pupunta tayo sa enterprises, gagawa tayo ng OBS, yung organizational breakdown structure. So, mag-add tayo. Add. So, ang pangalan ng OBS ko ay Maki Planner. So ang OBS description ko ay Learning Engineer. Yan ang OBS natin. So close natin. Existing na yung mga planner natin, nandito na pala. So ito na gamit natin, Maki Planner 1-1. Close. So ang sunod na gagawin natin, gagawa tayo ng EPS. Dadagdag tayo ng EPS. Yung Enterprise Project Structure. So dito sa EPS ID yung pangalan ng kumpanya. So Maki Engineering. Okay, engineering. Okay, engineering services. Yan ang pangalan ng kumpanya ko. So, pag nagawa na natin yan, close natin. Yan. Pagkatapos, punta tayo sa project. Dito punta tayo sa file, gawa tayo ng new project. New. So ang pangalan ng project natin ay hinahanap niya yung EPS. So ang EPS natin ay ito, Maki Engineering. Add natin yan. Then next, pangalan ng project natin, EB, Auxiliary Building. Auxiliary Building. Yan ang pangalan ng project natin. Next. So yan na yan. Project plan start. So ang project plan start natin ay yan na, huwag na natin palitan. Kunwari, yan, May 23.
Kumaya January na lang. Ito magsimula sa January. January. Dito tayo mag-start January 6. Yung finish date, hindi na natin lalagyan yan. Ika-calculate yan ni Primavera. So, next. Ang responsible manager natin na yung maki-planner task 1. Yan yung ginawa natin. So, add natin. Add. Next. Standard rate. Next. Finish. Ayan, meron na tayo. So, ang sunod sa default, punta tayo sa default. Higyan natin ito ng 0. Ito, gawin natin 1 para hindi mahaba yung mga activity code natin. Yung activity ID. So, ayan, okay na yan. Pagkatapos, bubuksan natin yung project natin. Open project. Yan. So, pagkatapos, magdadagdag tayo ng activity. Unahin mo natin yung activity. Pwede rin unahin natin yung WBS. Pwede rin activity. Yung unang activity natin dito, notice to proceed. Ayan. Next. 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 Yung duration, ito sabi natin. 5 days. Next. Iko na natin finish. Siya nga pala yung calendar, ayusin mo na natin. Pala, calendar. So, ang gagawin natin, gagawin tayo ng calendar natin. So, punta tayo sa modify work weeks. So, dito sa Pilipinas, may trabaho tayo sa Monday ang start natin hanggang Saturday pag sa mga private na construction. So, pag Sunday, wala tayong trabaho. So, lahat yan, walang oras. Okay natin yan. So, since nagsimula tayo sa January, so lahat ng holiday ay i-double click natin tulad nito. Yan, January 9, yung February 14, tapos March, ano yung mga holiday rito? So, April 9 at saka ito, holiday. So, March, ano yung holiday? So, okay na natin yan. Example lang naman ito, mga kaibigan. So, ito na yung ginamit natin. Minodify lang natin ito. Itong corporate, standard, full-time. Yan yung minodify natin. Yan o. Mamodify tayo. Pwede rin tayo magdagdag. So, ito na yung ginamit natin ng calendar. Nag-modify lang tayo. So, umpisa na natin mga kaibigan. Para mabilis tayo, i-export natin itong mga... Para mabilis tayo, gumawa tayo na ito yung mga activity natin. So, ang gagawin natin, gumawa muna tayo ng WBS. Ayan. WBS.
Pwede rin mauna yung activity, pwede rin WBS. Unahin natin yung WBS, mag-add tayo. So ang gagawin natin ay WBS. WBS natin ay WBS name. WBS natin ay preliminary works. Preliminary works. Pinawa na. Preliminary works. Dadagdag tayo. WBS lang muna gawin natin. Tapos kapag ito kailangan label sila. So yung civil works natin. Civil works. Civil works. Tapos ang sunod sa civil works. Activity lahat, diba? So ang sunod architectural works. Architectural works. Table din sila. Ito lang pilitin natin. Ayan. Architectural works. Pain lang natin to. Ito. Ang sunod ay masonry. Masundre. Sunod naman ay sunod sa masundre waterproofing. Waterproofing. Sunod sa waterproofing wall finish. Wall finish. Sunod sa wall finish, painting. Ito lang kabilis gumawa ng kabilis gumawa painting. Tapos sunod sunod ay roofing and thermal insulation. Doors. Doors. Sunod ay window. Windows natin. Sunod na naman. Ayan. Plumbing and sanitary na tayo. Plumbing and sanitary. So dito label niya yung architecture. Dadalhin natin dito. Ayan. Ayan. Ito mayroon tayong isang WBS dyan. Ito. Storm. Ayan. So okay na. Tapos na makaibigan yung WBS natin. Mabilis lang gumawa ng WBS. So balik tayo sa activity. Ayan. Yan, meron na tayo. Meron na tayo. WBS. So,
So, i-export natin yung activity natin. Export natin. Gagawin natin, mag-import muna tayo ng export muna natin to sa Excel. Spreadsheet. Next. Yung activities lang. Kunin natin. Then, next. Then, AV auxiliary. Next. 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 Sa documents siya mapupunta. Kunin natin ito, i-diretso doon sa doon natin i-diretso sa folder na ginawa natin. Saan na yun? Sa desktop. Sa desktop natin. Desktop. Dito natin siya i-save sa Maki Planner. Saan na yun? Ito. Saan natin dito. Okay. Next. Then, finish. Ayan, successful. So, para mabilis mga kaibigan, balik tayo dito. Buksan natin to. Okay. Ito na mga kaibigan. Meron na tayong yan. So, ang sunod na gagawin natin, kopyahin natin yung mga activity ID natin. Galing dito. Galing dito sa kabila. Eh, dito sa auxiliary building. Ito yung magsimula. Ayan natin yung activity niya. Ito. Ito. Value. Tapos. Ito na naman. Value. Value lang tayo. Ano naman? Summary. Ibigay natin ang value natin. Ha. Ito, waterproofing. Push. We'll finish. Painting. Tapos thermal insulation. Tapos door installation. Tapos window installation. Tapos stone plumbing in sanitary works. So, yung sunod, gupayin natin yung mga code. Ito kopyahin natin. Ito kopyahin natin.
Ay, madali lang. I-drag lang natin ito pababa. Ano yung pinakalas? Pinakauli natin na. Forty-six. Forty-six yung pinakahuli. Six. So, ito yung drag lock natin na pababa. Tapos ito i-drag yun natin na pababa. Ang sunod, save natin. Tapos, i-close natin ito. Save, close. Yan. Tapos, sunod. I-export. Import natin. I-import natin siya. Dito, mag-import tayo dito. Import. Spreadsheet. Tapos next. Napin natin. Napin natin yung lista. Market planner. Ito. Then, link next. TBT. Next. Edit. Import auxiliary building. Add. Then next. Then finish. Malalaman natin yan. Ayan. Successful mga kaibigan. So, di ba ang bilis? Hindi na natin kailangan mag-encode. Hindi na natin kailangan mag-encode. Na isa-isahin natin dito mag-encode. Ang tagal pag ganun ang gagawin natin. So, hanggang dito lamang mga kaibigan. Sa susunod, ang gagawin natin, lalagyan natin ito ng mga relationship. Tapos, i-arrange na natin to. Lalagay natin sa kanilang WBS. So maraming salamat sa panonood mga kaibigan. Huwag niyong kalimutan i-share, mag-subscribe, i-like para matuto ang mga nais maging planner. So maraming salamat sa panonood.